nabalita na break na sila before. Kaso, nag-birthday itong si Mike, nag-post si Casey. Hmm. So, parang nadisimula yung issue na break. Pero, lumabas na chika no, na Kesyo. Naging difficult ba ang ating national artist at superstar na si Nora Honor daw? Nahirapan si Alfred bilang producer. Tiyanong ko ng diretso si Alfred, totoo ba to? Sinasabi ngang medyo nahirapan kang i-handle si Ate Guy. Tatlo lang? Anyan po siya! Anyway, mamaya malalaman ninyo kung bakit tayong tatlo lang dito. Ito na ang Punk Pop 3. So, bago ang chikahan, bati mo na ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning! This is Jordyn Junardo! Ang inyong PhD, Rose Garcia! Ako pa ang inyong unbearable professor na nai-stress ang Betnabus! Ay, Max Kala! And welcome to Marites University! Nagpapasalamat po kami sa aming mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa aming channel sa mga bago pa lang sa ating live. Pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para ma-update namin kayo sa ating weekly episodes at iba pang showbiz content. Ayan, subscribe na mga Marites! Tuloy-tuloy na po, simulan na po natin ang chikahan! Ito, unang chika! Madali. Ha? Ito na po. Tuloy-tuloy, go! Ano ba? Ito si Andrea Brillantes. Para sa content umano ang pagbili, paglimas ng tindang roses. Nandito ang beta kasi nga pinag-uusapan kamakailan si Andrea na gawi sa isang ano, sa isang bilihan. May mga, may nagtitinda ng mga roses. Hindi naman sa dangwa. Hindi yata. Pinakyaw niya. Dalang rason niya para daw makauwi na yung matandang babae na nagtitinda ng mga roses. Tapos, pinamudbud niya doon sa mga kaano niya, doon sa, ano nga ba yung series niya ngayon? High school, whatever. High school, whatever. Oh, whatever. Nakalimutan ko bigla sa live. Nai-stress po ako kasi siya. Oh, ba't ako din nakalimutan ko? So, pinamigay niya doon na street. Ano? High street. Yon, high street. Oh, yon, yung mga co-stars niya doon, binigyan niya. Pero sabi nga ng mga, syempre, alam mo naman, hindi maiwasan na naman ng mga netizen na nagbabash. Sabi niya, nako, hindi ka na kasi napapansin, kaya gusto mo na naman magawa ng content. Dahil, sabi ko, ano ba kayo? Hindi na kayo naawa. Ito na nga. Oo, pinakyaw na nga. Para lang makauwi na ng maaga yung matandang nagtitinda. Oo, yun lang. Oh, good at least, di ba? Ay, nakamute mo ang phone natin. Ako din. Nakamute ang phone. Oo. Just ano ba? At least yung mga ganyang content, pasok, ipasok na natin. At saka maganda eh, di ba? Dahil whether pang content nila or what, at least may mga natutulungan. Yeah. Yeah. Ano? You're taking it out of context, ha? Okay. Okay, ay, ito. Tuloy mo lang yan, Andrea. Lisa Longa, newest celebrity na may wax, newest Filipino celebrity na may wax figure sa Madame Tussauds sa Singapore. Hoy, bongga Singapore. Ayan, yung sukatan pong sa dyan, yung pong wax figure yon. Gaya ng kay Manny Pacquiao, Catriona Gray, Pia Wurzbach, yung pong mga Ann Curtis. Ann Curtis, oh, yung makilala celebrities na meron. Pero dapat feeling ko, dapat nga nauna si Leia. Oo, alam, pareho tayo naisip. Totoo. Doon sa mga binanggit natin, parang, saka lang, dapat nauna si Leia. Talaga yung, si Leia talaga yung international. Yes. Better late than never. Yeah. Ayan, nakakatawa naman, no? Di ba? Ganun pala magsukat. Oo, di ba? Tayo kaya pag ganyan, susukatan din. Pero ano ha, excited si Leia dyan, saka sobrang happy siya. Kasi nabasa ko pati yung post niya sa thread. Excited talaga siya. Maran to sound. Nakapunta kami dyan eh, malang bayad. Sa New York. Ako sa Singapore. Ah, sa Hong Kong yan. Punta ko lang. Sa Singapore. Ito, ang Singapore exciting, naman. Exciting, no? Exciting. Oh, congratulations, Leia! Gada-gada. Okay. Ito, bagong balita to kay si Concepcion, kumpirmadong single muli. Kasi, yan nga, kasi diba, napabalita na yan na di umano'y break na si Casey at saka si Mike.
Mike Chojong. Something. Basta foreigner yan. Hirap big kasi ng kanyang surname. French yan, basta ano? Basta si Mike na, oh, pero parang may lahing Pinoy din yan, di ba? Ah? Di ba? Yun ang alam ko. Siya, oh. So, nabalita na break na sila before. Kaso, nag-birthday itong si Mike, nag-post si Casey. Mm. So, parang nadisimula yung issue na break. Dahil nga, nag-post si Casey, binati niya and all. Pero mula sa akin nga, mapagkakatiwala ang source. Wow! As in, summer pa lang pala, which is March of this year, break na talaga si Casey at itong kanyang ex-boyfriend na ngayon. Tinanong ko anong reason bakit nag-break. Sabi ko pa, dahil ba, di ba, may chika na parang yung parents sila, Sharon, sila Kiko, parang hindi daw ganun kaboto kay Mike. Sabi niya, hindi, alam ko hindi yon. Wala namang ganun, sabi. Ang isa sa reason, yung long distance relationship nilang dalawa. So, si Casey daw talaga, personally, hindi niya bet talaga yung long distance. Itong si Mike, parang ang gustong mangyari, si Casey ang pumunta doon. Mag-move in na dun sa kung saan mang bansa sila. Switzerland ba or something like that. Then, siyempre, hindi naman pwede si Casey doon dahil she's everywhere, di ba? And another thing, di umano, parang si Mike, medyo siguro pag nakakainom, parang may mga ganon na moments. Ayaw din ni Casey yata ng ganon. Baka medyo, siyempre, pag minsan, pag medyo tipsy ka na o lasing ka na, siyempre. May iba nga naman kasi may ibang kultura na pag nasasayaran na ng alak ang katawan, iiba na rin ang ang katauhan. Yun lang naman ay may chismis na ganon. Chika sa akin ang aking source na di umano nga raw. So, siguro na witness tong source mo yan. Pwede rin naman. Pero ngayon daw, okay naman daw si Casey at mukhang okay pa rin naman yata sila ni Mike. Siguro maganda naman yung kanilang naging breakup. Okay. At si Casey, sabi niya nga parang sa ngayon siguro dapat mas mag-focus muna si Casey sa sarili niya bago talaga siya mag-enter into a new relationship. Kasi sabi ko nga parang ang dami na rin na naging failed relationship ni Casey. Puro foreigner karamihan ha. Mga tatlong foreigners na nabalitaan kong pangatlo to. Sa mga foreigners, hindi ko alam sa local. May local din, di ba? May local din. Siyempre, so hindi. Sisahin natin. Ano? Hindi pa lang talaga siguro. Sino ba yung Mr. Fu? Ay, si Mr. Fu! Mr. Fu! Sino-sino ba? Happy birthday! Enjoy Japan! Baka naman! Paalam siya. Nasa Japan po siya. So, siguro si Casey, hindi pa lang talaga nakikita yung talagang... The one. The one. Correct. O, yun na. Ito. Yoti Santa Maria reveals Lavender Fields. Nakakatawa yung pangalan nun, Lavender Fields. Lavender Fields. Ito nga yung teleserye na pagsasamahan nila ni Jericho Rosales and Janine Gutierrez. Si Janine yata for the first time ay gaganap na parang bida kontra bida dito eh. Tapos sabi ni Lavender Fields, ano siya rito, mag-a-action-action siya. Diba? First time din niyang gagawin kaya nagtitrain siya ngayon ng mga stunts, ganyan-ganyan. Pero sabi, kakaiba ito sa lahat ng ginawa niya ng mga teleserye. Siyempre, lagi naman sinasabi ng gano'n, nakakaiba, no? But knowing Jody, sa dami na ng mga roles naman talaga. Kasawa ka na ba? Kasi ulit-ulit ang sinasabi ko, kakaiba. Pero exciting, pag... diba? Iba talaga. Action yata ito, di ba? Parang may pagka-action niya. Parang may mystery. Di ba? Pero nag-a-action nga niya siya dyan, di ba? May mga how are you? Napanood ko yung interview na yan ni MJ Felipe kay Jody Santa Maria. Paano nakakano Lavender? Kasi nga yung Lavender daw, parang may nire-represent na something eh, pero dangerous. Yun ang pagka-describe niya dun sa Lavender. Di ba? Kung ano man yan. Ano bang kulay ang lavender? Aba, edi. Violet. Ube. Violet. Ako pala si Miss Ube. Or Lavender Field. May add ko lang dyan. Kasi nabasa ko yung thread niya no nag-post si Jody sa kanyang Instagram. Ang daming kinilig. Dahil alam naman natin kung sino yung pinaka-popular na naging collab team ni Jody. Sino? Sino ba? Hindi ko alam. Si Richard Yap. Richard Yap. So, nag-comment si Richard Yap na parang, dahil nga, Lavender Fields. Di ba? Sabi niya, Miss Field, magkano ang cookies, parang gano'n. Di ba kasi meron parang... Mrs. Fields. Oh, yes. Yung Mrs. Fields, cookies. Sinagot naman ni Jody. Naku, pinomote pa natin ang Mrs. Fields. Sinagot, pinomote din ni Richard. Ni Richard Yap.
So, madaming kinilig kasi syempre matagal na silang hindi nakikita together and all. Sabi naman ni Jody, kukurutin kita dyan eh. Sabi niya, pero yes, sige, pwede kang umorder. Oh, yun lang. Ayaw ni Carmina Villaruel. Okay. 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 Ito mga kaibigan, mga kamarites, si Harty Bangalista na numpa na bilang presidente ng Senate Spouses Foundation. At aminado na, kabado siya. Ayan, kasama niya, ilan sa showbiz at si ano? Mariel, ano, si asawa niya. Ay, si Mariel. Si asawa ni Coco Pimentel, si Catherine niya. Yan. Tapos si Mariel nga, tapos si... Meron pa eh. Ano yung sister yata ni Senator Rafi, tumulong sa sekretary yata yun, diba? Sister ba? Sister niya, or... asawa ba? Hindi ko alam eh. No. Yung kapatid yung dating tourism secretary? Oo, pero hindi yung asawa eh. Okay. Ayan, nakikita natin. Ayan, no, may video. Sino yung katabi niyo? Puro si Hart kasi. Si Lani Mercado, Lani. Of course. Kasi nga naman, asawa niya si Nador. Toroy, si Mariel. Diba? Akala ko diba? Parang totoo na ang mga teleserye, mga eksena, no? Hindi man totoo yung chika na fashion show raw ang una niyang project. Ano daw? Wala, hindi ko alam. Basta una niya, women empowerment at youth. Siya talaga, Diba? Taray ni Hart! Si Brian. Ito yung asawa ni ano. Asawa ni ano. Ganang tingnan lang. Parang sinadora na din ang peg niya, no? Parang eksena sa ano? Teleserye? Bawang ganito si Hart. Imagine mo, umabot na siya sa ganyang level. Diba? Okay, congratulations, Art! Invite mo kami dyan, ha? Dito lang naman, Marites. Ito naman, Ninyo Mulak, nagsalita na sa nambaba sa relasyon ng ama na si Alec Mulak na sa partner na may 52 years old. Totoo. Age gap. Ang tindi naman kasi. Yeah. 52 Pero age. Pero alam mo, 10 years na yata silang nagsasama naman. Nung father ni Ninyo. So kung 10 years na di, gano'ng kabata yun kung 52? Sabihin mo yung pagpalagay. 52 years sa kanilang age ka? Kunwari, nasa 30s na yung girl. Plus 52, 80 na. Wala pa namang 80 siya, no? 10 years na kami ni May at 52 years lang. Ilang ha? At 52 years lang ang agwat ng aming edad. Sabi ni Alex Mula. Bata pa itsura mga... Alex, di ba? Si Alex. Ano sabi ni Ninyo? Si daddy niya siguro mga 70 lang din yan. Imagine mo na ilang taon na si Ninyo. So kung 52, So, sabi ni Ninyo sa kanyang post, Dear Bassers, di ba kayo natutuwa na may dalawang tao na nagmamahalan? Kami nga, mga kamag-anak natutuwa para sa kanila. Di naman kayo apektado, di ba? Good vibes lang, nakaka-depress at malas sa buhay when you talk about other people you don't know. You don't know, yeah. Be happy, guys! Isa pa, hindi naman namin magagawa yung alagang ginagawa niya sa daddy ko. Tama naman. This is the happiest I have seen my dad. Tama naman. Tsaka, hello, bigat sa buhay pag puno ka ng kanigahan. Hindi siya mukhang edad niya. Kasi kung sasabihin mo kung 52 years, mga 70 na siya or something. Possible. Diba? Merong counting part sa politics yan, di ba? Sino? Si Batangas Go. Nakapag-asawa ng lawyer na. Mandanas, Pero na. Parang mas malaki pa rin ang age gap nito. Parang yun yata, nasa 40-something lang. Yung girl. Ito, mukhang nasa early 30s ito, 20s lang. Yung mas malaki age gap nun. Kung 10 years sila sasama. Pero nakaka-amaze din, 15 years old yan ang makuha niya. Hindi naman siguro, grabe. Baka nasa 20 plus. Baka na 20, ganun. Ay, kung 10 years nga nagsasama. Sama. Di nagsimula sila mga batang-bata. Bakit naman nasa... Hindi siya mukhang 30. Problema talaga natin. But anyway, Daddy Alex. Hindi naman kayo apektado. Diba? Pero nakaka-amaze din talaga yung mga... Yung super young. And then, sabi nga, diyan yata talaga pwede yung ano yung napakaluma ng kasabihan. Na? Age doesn't matter. Eto na nga. Pag babae, parang okay na mas may edad yung lalaki. Pero pag yung girl yung may edad dun sa lalaki, parang hindi ko alam. Double standard itong society natin na ito. Totoo naman. Ever since naman. Diba? Parang
Pero totoo din naman din. Kunwari, naalala ko tuloy yung maong si ano, sino, Madam Auring ba yun? Oh. Tapos na nalink siya sa mga mas bata sa kanya. Si ano, Mami Divine! Oh, di ba? Lalayo ka pa. Ay, Mami Divine ba? Mami Pacquiao, Mami Dionysia, sorry Mami Dionysia. Sorry. Sino yun? Mami Divine, Mami ni Tara Heronio. Mami Dionysia ang ibig ko sabihin. Ang ano, Mami ni Ann Curtis. Ah, mas bata. Oo, bata din yung kanyang jawa. Pero hindi naman sobrang, hindi naman malabagets or something. Hindi naman ganyan. No, hindi naman ganyan. Mga ganito naman, ganito. Okay. Okay. Be happy. Be happy. Mm-mm. Ito, Mama Rites, si Elise Soson. Hindi niya birthday. Hindi birthday. Hindi birthday. Hindi birthday. Lagi emotional sa isang mensahe para kay partner niya si McCoy De Leo. Yes, page yan yan. Ayan, napakahaba. Hindi ko nababasahin. Kung gusto nyo, silipin ninyo ang Instagram ni Elise. Pero, ako nagulat din ako dito eh. Biglang nag-post si Elise ng ganitong makabagbag damdaming ano mensahe para kay McCoy. Well, actually ang ganda. Sabi nga nung isang comment, siguro daw habang sinusulat to ni habang tinatype, kinukumpost ni Elise, baka daw teary-eyed or umiiyak si Elise. Posible nga naman. Ang ganda ng mga sinabi niya dito about McCoy, kumbaga parang itinaas niya talaga. Ang tingin ko lang una pa lang eh. Sabi niya, not everyone will understand. Sabi ko nga, di ba, ang alam ko, like yung, hindi ko alam kung ito, isa to sa pinanggagalingan ni Elise, yung alam ko yung mami ni Elise, hindi ganun ka. Dati, yata. Di ba binabalita natin dito na ang ganda ngayon ng samahan niya? Yes, di ko lang alam kung ngayon, super okay na. Baka. Sana. Baka pwede McCoy, pero parang si Elise may nagawa yata na alam niyang naka-hurt kay McCoy. Kaya siguro napapost din siya ng ganyan. At itinaas niya si McCoy. Binasa ko yung mga comment eh. Si Melay Francisco, sobrang nakarelate. Sabi niya, yun nga, nakarelate daw siya. Hayaan mo sila, Elise. Hayaan mo yung mga may sinasabi sa mga asawa natin. Basta importante tayo, kilala natin at ano, buo yung pamilya. Parang ganon. Pero at sarap nilang tingnan kasi 'di ba ang huling binalita ko sa kanila is parang nagpa-plan, may usapan na talaga sila na magpakasal 'di ba? Siguro may mga ina-iron out lang ng mga detalye lalo pat nakikita nila at nasusubaybayan ang paglaki nitong napakagandang batang si Feliz. Mm. 'Di ba na very cute na talaga nakita ko sa isang vlog or sa isang video kung paano mapatawa lang niya yung anak niya kung ano-anong ginagawa ni McCoy. Nasaya lang. Pero mukhang kumakanta si McCoy ng Feliz Navidad. Grabe. Merry Christmas. Pero alam mo, tingin ko din may pinagdadaanan tong si McCoy ngayon. Kasi sabi ni Elise sa post niya, hindi lahat pare-pareho ng pamamaraan, ng paghilom ng mga sugat. Sometimes we don't even know how to take away the pain. I'm sorry I put you through this. Sabi niya, heal. Ayan. Tapos pinakusapan din niya, don't put him in a category, don't put him in a box. He is a person, not any label or description. Baka nga. Kasi napakagaling kung nasusubaybayan na po ninyo mga kamarites si McCoy ngayon sa Batang Quiapo. Quiapo. Ang husay-husay talaga. Mapupuri mo ang kahusayan na pinapakita niya ngayon. Na buhay pa yung karakter niya na alam naman natin very soon ay magkakatsugian sila doon. Correct. So kung ano man yung McCoy, pagdaanan lang, huwag tambayan. Correct. Okay, mga Marites, eto na po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Ayan, hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! Eto na po ang ating balita. Eto si Alfred Vargas, itinangging binili ang Famas Award. At sakit sa ulo si Nora Honor. Nakasama niya po sa pelikulang Pieta. Pieta. Na best actor din po
ang nakuha niyang award sa pub. Oo, ni Alfred. Kasi nga may usap-usapan, di ba nagtayo sila ni Piolo Pascual. Siguro parang hindi siya masyadong nabigyan ng highlight kasi yung pagiging best actor din niya. Kaya siguro may mga intrigang ganun. At may lumutang nga na famas is famas. Famas is famas without. Pero kanina naman, sa maybe naging media ko ni Alfred, sinabi naman niya talaga na sobrang, at mukha naman sobrang happy talaga siya. Dala-dala pa nga niya yung trophy niya dun sa award na nakuha niya. At ito ang ating din itinawid ang tanong na ako to. Ako ang tanong niya. Pero syempre, ayan, marami na. Video. Dinerecho mong tanong? Yes! Pasakali muna. Ano ba sa eto na. Tanda, totoo ba? Ayan. Walang audio. Controversy and issues and sinasabing bilihan. How do you feel about that? Pag nakakarinig ka, may bilihan pala din sa Pangas, lalo na ikaw ngayon, mayroong kumakalat na chismis na nagbayad ka na. Ano masasabi mo? Ako, una, hindi po totoo yun. Tapos, pangalawa, sa lahat po ng mga nakapanood ng PIETA, malalaman nila. So, manood sila ng PIETA. Okay. Mabigat ang trophy. Every inch. Pwedeng ihampas. Every gram na ito. Okay. Pinaghirapan natin. Pinaghirapan po natin. Kaya proud of proud po tayo. Okay. Thank you and congratulations. At proud din daw siya na ang katay niya ay si Piolo Pascual. Of course. Ano naman yung sakit sa ulo? Ayan. So tinanong din natin kanina si Alfred kasi di ba during the time na sinushoot to and even after na parang meron silang promotion or yung premiere, parang premiere or yung advance screening na nangyari. Advance screening. May lumabas na chika no, na kesyo parang naging difficult ba ang ating superstar. National artist at superstar na si Nora Honor daw na parang nahirapan si Alfred bilang producer. Tinanong ko nang diretso si Alfred, totoo ba to? May ganito bang insidente or sitwasyon na sinasabi ngang medyo nahirapan kang i-handle si Ate Guy. Nako, syempre itinanggi din ni Alfred at sabi niya siya daw. Kung siya ang tatanong ngayon, personal experience niya, wala siyang anything, wala siyang naging hindi magandang karanasan, katrabaho si Ate Guy. And in fact, kung mabibigyan ng chance, gusto pa rin niyang maiproduce makasamang muli ang superstar. Yun at sa mga nag-aabang, hindi muna yata ito palalabas sa mga sinihan, magkakaroon po siya ng special screening, mga black screening ang nights ni Alfred para mapanood ng mga tao. Yes. Pero nagkaroon na ito ng ano, ng public exhibition para sa Cinema 7. Yes, sa Cinema. Yeah. Kasi ang mga award giving bodies hindi naman nagbibigay ng kung hindi talaga napapanood din ng mga ng public. Oh, yun. Totoo na. So congratulations! Congratulations! Basta sa Pilipino niya. Mm-hmm. Sabi ni Alfred, Pilipino ako, mahal kong pelikula ng Pilipino. Yes! At isa siya sa mga independent producer talaga naman na talaga natin. Oo. Okay, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Mga Marites, dahil po hiningi ninyo, so ibibigay na namin. Simula ngayon, pwede na mapasa sa inyo ang limited edition Marites University Mugs. Iinom na nga ako sa mga. Simple lang po ang inyong kailangan gawin. Okay? Mag-selfie sa harap ng inyong TV habang ongoing ang aming Saturday episode sa All TV. Siguraduhin kita sa picture ang Marites University at All TV logo para maging valid ang inyong entry. Matapos niyan, i-post ang inyong picture sa Facebook gamit ang hashtag na #MUXAllTV. Siguraduhin nakapublic ang inyong post para makita namin. Ayan na naman, magre-reklamo. Ang dami daw gagawin. Ang unang sampo na magsasubmit ng kanilang photos at ay magkakaroon ng chance na manalo ng mugs.
Kaya panoorin po ninyo ang Marites University tuwing Sabado, 10 p.m. sa All TV. Oh, ganda. Oh. Diba? Sasabi naman manunod, bibili na lang namin yan. Presyoan nyo na, ha? Okay, 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 okay lang dyan, Mr. Poo. Okay ka lang dyan. Okay lang naman po si Mr. Poo ron. May mga dala po siyang mag sa Tokyo, Japan. Ito, balita naman natin si Kim Chiu na grateful sa 18 years in showbiz. Nirenew muli ng sisters na sisters ng base ko na PhD. Yeah. Ayan nga noong June 3 pala ang 18th ni years in showbiz ni Kim Chiu. Nakita ng bata magit-magit. Yes, yeah. Sa PBB. Tapos ang maganda dito, grabe talaga yung support ng mga fans ni Kim. Actually, even before pa Kim Gerald pa, talagang ibang sumuporta itong mga anong patawag sa kanila? Kim Gerald. Nung Kim Gerald pa lang, nung Kim Gerald pa lang, nakita ko na talaga yung suporta nila. So hanggang ngayon, ganun pa rin. Sa 18th years ni Kim, meron silang pa-billboard yata, meron silang pa-robing van. Hindi lang dito sa Manila, pati sa Cebu. Yun tapos, na. Tapos pinakain nila ang mga taga-showtime, pati mga taga-ASAP. Ganon ka, generous. Ang mayayaman ng mga fans ni Kim. Yeah. So, very grateful. May pa-billboard din, di ba? Yeah. Mm-hmm. Very grateful naman si Kim, syempre, dahil ibang klase din naman yung naging joining niya sa loob ng 18 taon. Tagal at ito nga, kahapon actually to, nagkaroon ng renewal si Kim. Hindi na lang nagkaroon ng media con, parang more on ano na lang to, intimate early dinner kasama si Miss Eileen Choigo, ang Miss Eileen. Ang pinaka well, sige na. May ari. May ari. Yun na. Of course. Ng, top brass, big boss. Ng big boss, VP for marketing, alam ko. Yun. Si Miss Eileen Choigo ng Megasop, kung saan si Kim ang endorser ng sisters. Oo. So, tinanong ko si Miss Eileen, Miss Ai, bakit nyo ni-renew si Kim? Kasi di ba, pwede namang iba. Pero tsaka ang dami nang dumaan dyan na ang dami nang nag-endorse. Yes, totoo. Pero si Kim pang ilan na to. Yes. Pero sila kasi ni Miss Ai, pareho sila eh. Pareho silang Chinese. May lahing Chinese. Oh, actually, Chinese talaga. May pareho din silang... Pero si Miss Ai, Cagayan. Di ba Cagayan is Davao? Cagayan di Oro. Oh yeah, pero si Kim naman, more on Cebu. Pero nagkakaintindihan sila sa dialect. At saka natatandaan nila ang mga pinagdaanan nilang childhood. Totoo. Kahit na nakatira sila sa farm. Your Honor, hindi ko na po maalala. Pero yan nga, yun na. Pero umabot na rito si farm, girl. Yun na. De, alam mo ang maganda sabi ni Miss Ai. Sabi ko, Miss Ai, ano sabi mo? Kasi ngayon, parang si Kim, isa sa talaga makukonsider mong pinaka-popular na celebrity natin ngayon, sabi niya. And nagre-resonate ba yon dun sa, let's say, sales support ng sister? Sabi niya, oo naman. Sabi niya, siguro hindi naman namin i-re-renew kung hindi nagiging profitable or hindi talaga nagiging positive or yung effective output. Or effective talaga. So, as in daw. Ayun. So, at bukod sa sisters, alam natin, inuulan ngayon ng mga endorsement si Kim. Malaking bagay din talaga ang Lin Lang, what's wrong with Secretary Kim, at ang kanilang team up ni Paolo Avellino at ang mga Kim Pao fans and supporters. Yeah. So yan, congrats Kim, congrats din of course Miss Eileen Choigo and Miss Eileen, congrats. Alam mo na ang pa-dinner. Yeah. Okay. Pa-dinner. Ito para sa mga nanonood ng Abot Kamay na Pangarap ng Kiwi afternoon show. Tapos na? Muli po itong extended again. Ilang buwan na naman ito? Hindi ko alam, pero dapat June, nag-end na. Mag-end na ng June. Kaso, masok si Pilar, tapos, dapat si Pika Pilar na. Pilapi. Yes. Na wala. Bonjoua. Si Madam Chantal Dubois. Friends mo kasi pero ano niya? Nakakabaliw. Diba? Talagang kahit nasa ganyang edad na rin si Tita Pilar. Yung mo, naging representative natin sa Miss Universe yan. Yes. Noong 1966, kung hindi ako nagkakamali. Pero dito, pa namapanood ko,
Aba, classic talaga ang beauty. Dubois. Sabi mo nga kanina. Ang ganda ng labanan kasi. Ang dami-daming labanan dyan. Oo, sila ni Dina Bonavi. Dina Bonavi sila ngayon ang ano. Kasi namatay na si Pinky Amador. Nanay ni Pinky Amador siya. Yan. Na lola. Tapos sabi niya, apo ko nga talaga siya. Sabi niya ganun doon sa apo niya. Kaya ano kasi, Sunichi. Na binuhusan niya ng wine na para dapat kay ano. Kay Dina. Sige, nanonood ako eh. For lack of... Better? Siyempre maraming umayaw, maraming... Nakita ko si Kenchan. Kaso nagugustuhan naman ng mga tao, tsaka maraming commercials na pumapasok pa rin. So, bakit ko nga naman tatapusin kung gano'n, no? Inuulan ng blessings. Diba? Ayan, congratulations! Hi, Kenchan! Ken. Hi, Ken! Makakawang hi! Hi, Ken! Hi, Ken, ha! Ano na? Ay, ito. Marites, Real Madrid, magbubuhay, Reyna, kung makakatuluyan si Kai Soto. Kung makakatuluyan, ha? Kasi di ba, pinalita nga natin dito na parang sila na ngayon ang nagdi-date. Although, yung una nating alam, parang kaibigan, common friend, tapos bilang tumulay lang, tulay lang ba siya or whatever, tapos bilang sila na ang nalilink. Pero alam mo, sabi ng mga taga-sports, at saka yung mga ibang nagsushowbiz na rin na, abe, napakaswerte naman ito ni Rere, kung sakasakaling siseryosuhin niya itong si Kai. Kasi nga po ngayon si Kai, isa sa mga pinaka-magagaling nating basketball player na inoferan sa Japan League basketball. Nang... aabutin siya ng mga kulang-kulang 60 million sa isang taon. Aba, eh buhay Reyna nga. Diba? Na ang guaranteed 5 years contract. Diba? Sa peso na natin yun na yung 60 million na. Na more or less ganyan ang ano. 60 million? 60 million? Grabe no! Isang taon samantalang... Hindi. Kaya mas matangkat sa kanila ni 600 million ba? Hindi ko maalala kung 600 million. Parang konti yung 60 million. Parang 600 ba? Grabe naman. Tama. Kasi, yung dati, kung panahon namin ni patrimonyo, 25 million a month ang patrimonyo. Ay di, malamang nga, sa peso natin, ganun na. Ano height niyan? 7 plus, di ba? 7'3". Grabe. Talaga. 7'3"? 7'3 ang height, pero yung kanya 10. 7 plus 3. Charot! So anyway, yun nga pinag-uusapan. Yung pinag-uusapan ngayon na kabonggahan. Hindi pa naman natin naano si Rere. Kaya ka nawawala ng Android phone. Sa Gilas ba naglaro yan? Hindi si... Hindi siya nag-ano. Si Kobe yata. Si Kobe ba? Si Kai. Si Kai. Pero si Kobe, na-draft din yata siya. Hindi ko na maalala mga bagets na ito. But anyway, yung Japan Basketball League, yun ang nag-alok sa kanya. Dahil di ba, pinupo siya para sa NBA. Sabi, ba't ka pa mag-i-invade kung ganyan na kalaki ang kikitain mo sa dyan? Oo naman, di ba? Bakit pa mag-i-invade, mag-PBA pa rin dito? With all due respect, ha? At ang sarap sa Japan. Di ba, may cellphone ako, ingit ako. Kung ikaw si Rere, aalagaan mo ba? Kung ganyan nang may kontrata na siya na gano'n, guaranteed, 5 years? Close mo kami? Ako may sagot. Alam mo, tingin ko, hindi si Rere. Kasi may yung friend ni Rere. Ilan ako nakakababalitaan about Rere. So, tingin ko, hindi si Rere at si Kai ang endgame. Yun na. Yung mga ganyan-ganyan nila, ano yan? Atakihin na, pero yun ang aking ano. Diba? Pagka Madam Rose, fearless forecast. Sige na nga. Narinig niya ka sa matatangkad ngayon. Bakit? Di ba? Ano? Matatangkad? May mga ano, meron, di ba? Meron Andres, meron. Yung pa ba yung mga matatangkad na close mo? Close ko? Si David Lecco. Okay. Ito. Magbalita naman tayo kay Manso Campo, mga Marites. Hindi. Uy, Pajak Princess yan! Makapaniwalang sa kanya, binigay ang Pajak Princess. Hindi na apektado sa mga pambabas sa weight niya. Inaming naapektuhan at nag-sorry si Joey De Leon sa naging hirit sa kanya.
quite sa totoong status nila ni Elijah, ikaw nga lang ay. Ang haba, di ba? Madam Rose, okay. Di ba? Ikwento mo nga lahat. Okay. Isa-isa. Simulan natin. Mm. Una, nakita ko si Miles, di ba nagkaroon ng media con para sa pa-Jack Princess na magsisimula na pa mapanood sa TV5 sa June 10. Nakikita ko yung teten siya pagpasok. Nakala mo naman, hindi child star pa lang eh. Artista na. So, yun pala. At magaling na artista. Yes. Ang pag nanggagalingan ang kaba niya, kasi this is the only time daw na harap siya sa media na siya yung bida. At hindi, alam mo yon, hindi niya inimagine na darating ang panahon na magiging bida siya ng isang teleserye. Movies daw pwede kasi nakagawa na siya ilang movies na siya yung bida. Pero sa teleserye, parang first time, siguro wala siyang ganong mga expectation or feeling na ay, bida ako, gusto kong magbida or something. So, ganun na lang yung thing pagpasatalamat niya sa TV5 at sa APT. Tapos nun daw nagkaroon ng story con, sabi daw talaga niya, sigurado po ba talaga kayo sa akin? Oh, ganun. Kaila Direct Mike to Viera. So, yun. Pero sinabi naman ni Direct Mike na talagang para kay Miles kanya. Itong pa-Jack Princess. Yun. Yan yung press ko na nakita ko umiyak si Joao. Yes. Constantia. Umiyak siya dahil segue, no? Niya, dahil natanong sila tungkol sa kanila mga ama, sa kanila mga fathers dahil sa Sunday ay Father's Day. Yun. So, namimiss niya dahil lang daddy niya at mami niya yata nasa Macau, di ba sabi ko last time? Yes, sa Hong Kong. So, yun. So, yun na. Tapos, ay, nandiyan pala si baby ko. Jason Blake. Jason Blake. So, natanong siya si Miles din regarding her weight. Kung naapektuhan pa ba siya kapag medyo may ibang, well, wala eh. Talagang may mga netizens na nagbabody shaming pa rin and all. Tapos, sinabi ni Miles, dati raw talaga, she's very affected. Pero, siguro mas nangibabaw na ngayon yung cancer survivor siya eh. At the age of 26, naka-survive siya ng cancer itong sa kanyang thyroid. Mm-hmm. Yan. So, ano pa nga ba mas importante? Yeah, yung siyempre yung buhay weight mo, ko o yung buhay ko. Yes. So, sabi ni Miles, tanggap na raw niya kasi tataba, papayat. Kasi dahil epekto nung paggamot sa kanya. Depende sa dosage nung gamot na binibigay sa kanya. Eh, yung gamot niya, I think, it's a lifetime maintenance na niya. So, bago-bago talaga yung maaring magbabago lang yung dosage. Pero, so, yun nga, doon nakadepende yung pagtaba, pagpayat, yun. Mm. Kaya sabi niya, syempre, bilang artista, may template tayo eh sa isang artista. Parang article mo yan, ha? Oo. Sinulat niya. So, yun na, gagawin ko palang column palang nagawa ko. Ayan na. Anyway, inamin din ni, ay tinanong siya tungkol kay Joey kasi diba, medyo nag-viral din yon yung pagbibiro ni, yung hirit ni Joey regarding sa Itbon Lagayan. Pataas, diba? Pataas. Pama ba? Pataas? Pababa? Therapy. O yun nga, pataas. So, sabi ni Miles, sila daw sa Itbon Laga, bawal ang pikon. So, walang ganon. Although si Joey, after that kasi, nabasa niya siguro yung mga comments sa kanya. So, doon pa lang siya parang napaisip na ano nangyayari, bakit ako parang nababaso, may mga nagko-call ng attention ko. Kaya the following day, lumapit siya kay Miles at nag-sorry si Joey na kung na-open nga or what. Sabi naman ni Miles na, ay, Boss Joey, hindi po okay lang po yun. Pagpasensyahan na. Tama. Yeah. Tapos, syempre, pinakahuli. Of course. Natanong siya tungkol kay Elijah. Of course. Nabinalita natin dito na nagkakamabutihan ba? Nililigawan ba siya ulit? Nakaligtas yan, di ba? Of course. Natanong siya kay Elijah Hanla. At talaga naman pong si Miles, super iwat, hindi sumagot. Ang sagot lang niya, basta like, Ate Rose, happy. Happy naman. Matawar, happy. Pero wala na siyang anumang sinabi. Paichos. Ang katwiran niya kasi. Hindi naman etos yun. Paichos. Paikot-ikot pa. Yun na din. Ang katwiran niya kasi, ayaw din niya na pag-usapan yung love life dahil ayaw niya na nahihiya din siya. Parang Korean na nahihiya na may show yung love life niya pinag-uusapan. Ganun ka ba talaga ang showbiz eh? Lalo na ikaw pa magtatanong, di ba? Correct. Ganun siya magtatanong. Hindi kasi binalita naman, to be honest din naman, to be fair naman, binalita na rin naman kasi natin, lalo nung nag-birthday, binigyan ng ganito, nagkasamang nanood ng ganito, di ba? Nag-guess ba si Mr. Fu sa pera pig, di ba? Ano, di ba? Natanong din. Dahil dyan, gusto kong pasalamatan muna si Debbie, tapos na ba, Rose? Yes.
Daw sa article. Oh, maraming thank you kay Debbie na nagpakulay sa atin ng 1.99 Australian dollars. Thank you, Debbie. Tapos ako sa column. Ayan. Ito. Mga Marites, si Dennis Trillo mixed emotions sa divorce bill. At gusto niya masurpresa sa Father's Day. Ikaw na nga. Yes, bro. Nakita nga kami na ito ni Dennis noong... Was it Wednesday, just sa Bacoor, Cavite, Bacoor City po, sa Cavite, kung saan isa sa mga naimbitahang celebrities. Kumanta siya. Si Jonah, siya yung kumanta ng sa mga nag... 98 couples yung kinasal doon, libreng kasalan niya. I-checkway mo na nga yun. So libreng kasalan niyo, 98 couples, bla 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 bla. So kakanta-kanta si Jonah habang naglalakad ngayon yung mga ikakasal na mga iba-ibang couples. Kumanta rin si Dennis, nag-serenade din siya. Bakit may pusa? And then, doon sa backstage, nagkausap kami, in-interview namin. Tapos kinuha ko yung kanyang opinion. Nasabi kong sa pagiging daddy niya ngayon, sa pagiging buhay may asawa niya. Yan si Dennis. Sa pagiging tatay niya. Anong masasabi niya dito sa pinag-uusapan na mainit na pinag-uusapan? Kasi kasalan yung pinuntahan eh. Sabi niya, mixed emotions ako dyan. Siyempre, pabor ako dun sa marriage talaga na mag-last forever kung pwede ganyan-ganyan. Pero iniintindi din daw niya yung situation ng mga toxic relationships na nakikita niya, lalo daw yung mga babaeng inaapi, sinasaktan, at talagang, alam mo yun, winawalang hiya ng mga partner nila na siguro wala naman daw iba sigurong pwedeng puntahan. Now he can say. Talbahin mo! Grabe siya! Siguro, based from the experience or whatsoever. Kaya sabi niya, mix ang emosyon niya na kung papabor siya o hindi siya papabor o hindi siya pabor. Kasi depende nga daw sa nagiging sitwasyon. Pero sabi niya, sana nga daw maayos yung pagsasalansan ng mga items sa batas na yan kung hindi pa naman din magagawang batas. And then, speaking of Father's Day, nga, di ba sabi niya, anong ini-expect niya kasi ang malalaki ng anak niya, talaga nai-enjoy daw niya yung pagkatatay niya, bla 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 ba sila ni Jen. At nakakatuwa pa, sinegway niya dun sa sa ginagawa nilang movie. Na wipe-wipe yan. May mga role, sabi niya. Pag nagpagda sa bahay pala, pinag-uusapan nila kung anong gagawin nila ulit sa shooting, kinabukasan, ganyan-ganyan, para daw sila mga baliw. Pero nag-i-enjoy sila dahil part daw siguro yun ng relasyon. At gusto niyang masorpresa sa Father's Day. Yun na. Yun. So, happy Father's Day, Denny. Now you can say, Denny. Kailan ba talaga yung Father's Day? Ang alam ko Sunday. Sa Sunday. Second Sunday. Alam ko din. June, kasi yun. Sa church namin, alam ko Father's Second Day Sunday, celebration. Second Sunday ng June. Ano yung kasalang bahay? So, yun na yung kasalang bahayan nandoon. Si Anthony Pangilinan, kinuwento niya yun ng love story nila ni Maricel at kung paanong isa si Donnie. Column lang yan, ha? Oo, column lang. Kung paanong naging si Donnie, blah, blah, naging inspirasyon. At ang ganda ng mga sinabi niya. Dahil nga, sa gitna nga ng divorce bill, talagang binigyan nila ng mga tips, mga advice, ang mga para hindi mag-divorce. Oo, kasi nga, sabi nga natin last time, di ba, kung dapat doon pa lang sa pagpapakasal, isipin nyo na kasi forever talaga. Yes. O yun, nandoon din si Tintin Babaw, si Julius, Tintin Barzola Babaw, si Julius Babaw, si Diego Castro, tsaka yung asawa niya. Nagkakumustahan pa kami. And si JC De Vera, kasama yung asawa niya. And sino pa ba nandun? Oo, si Congressman Lanny Mercado, kumanta pa siya. Talagang dinidikit niya yung theme song nila ni Senator Bong. So, yung ikaw. Iting tagumpay ng mga kinasal. Oo, bongga. Kasi, lalo na siyempre si Madam Shakeable Revilla ang namahala. Oo, dahil sinigurado nila na yung pagkamahal-mahal, pagkaganda-gandang Emuel rings na ipamudmud sa lahat ng couples at lahat umuwing masaya. Mula kay MJ Mafori, kay Tito Lars at hanggang kay Ambet Navus. I'm sure. Tapos nandun si Julie Bonifacio, biglang nakita namin nandun. Yung mga taga-Bohor lang daw siya na pabalitaan niya. So, alam mo na, sumubot. Congratulations! Pero alam ko, nagtagumpay din siya. Malamang! Anyway! Marites, ito si Manay Lolit na shock. Nung isang talent niya, nagbigay ng 100,000 bilang regalo. Sino raw? Yung mga pinakamalaki? Hindi niya sinabi. Mas malaki pa doon. Namin more than 2 million na. Manay,
Ito si Rose nabigyan yata. Oo, naabutan siya. Sinits nga nabigyan eh. Si Ninyong daw ipapadala niya, sabi niya. Dati ro, kasi actor na to nalaga niya. Ah, si Christopher. Pagkain lang, ano. Yan ba yun? Oo, si Boyet. Ayun, pagkain lang binibigay. Oh. Kaya nung iniregalo, nagregalo siya, galing sa bangko, sa bungkos yung 100,000, di ba? Oh. May nakalagay na... 100,000. May nakalagay na pangalan from Boyet de Leon. Okay. Para siguradong alam niya na galing sa kanya. Kay Boyet. Yeah. Ay, ano naman, masama ay kumikita itong si Boyet. Pero, ang tanong niya, abuli na ba yung binigay sa kanya? Hello! Oh, biro lang, alam mo naman si Manay. Kasi Manay Loli, kung ano-ano din ang ano. Ano lang yun. Pero sa ando sa kanya, no, may sarili rin siyang press con nung kay Alfred Barr. Yes. At dahil umabot nga ng 2M, ang nakuha niya nung birthday niya, namahagi din naman siya. Juan po. Kami, hindi kami nabigyan si Rose. Na hello? Late dumating, ha? Oo. Nabigyan. Siyempre. Nagpaalam ako na late. Yun na. Pero ang ano, mas interesting dyan yung chikahan natin na main actor. Alam nyo ba na ngayon taon na to, sa June 22, 2024 to be exact, ay 30 years na anibersaryo ng 1994 MMFF Metro Manila Film Festival. Grabe, no? Sabi ko, Nay, nire-reminis nyo ba pag dumarating yung June 22? Mm-mm. Sabi niya, oo naman anak, may mga ano. Pero ang maganda, sabi ko, Nay, kung babalikan natin, ulitin natin. Hindi MMFF yun na Manila. Ay, okay, okay. I stand corrected. Yun nga pala yun. Manila Film Festival. Oo, tama. Sa Manila lang talaga, di ba? Yun. So, sabi ko, Nay, kung babalikan mo ba, uulitin mo pa yung ginawa mo. Sabi niya, oo daw. Kasi... dahil dito sa pangyayari na yon, nakita niya kung sino yung mga nagmamahal sa kanya, grabe. Hindi siya iniwan ng kahit na mga kasamahan niyang press noon, kahit yung mga alaga niya na sabi niya kay mga maldita rin, kaya pinakatawanan pa rin siya at marami pa. At I mean, nakita naman natin, di ba, after that. Pero syempre, hindi porkit nangyari yung kay Nay Lolit, ay ako naman eto, ay dapat gayahin o dapat ipag... Pagyabang. So, sabi ko nga, buti na lang, Nay, walang sumunod sa inyo, ano? Wala nang umulit ng gano'n. Sabi ko, Nay, ikaw yata... walang maglalakas loob. Actually. Sabi ko, Nay, ikaw yata ang nagpauso ng scam. Pero sa mga hindi nakakaalam, ha, dumating din si Nanay sa panahon na nung nangyari yon, sabi niya parang kinabukasan ayaw na niya na... magising pa. Kaya inamin naman niya, nag-overdose siya ng sleeping pill. At ang nagsumubo... pero nagising pa rin siya. Yeah. Alam ko, veteran star, nakalimutan ko lang, baka magkamali kasi ako, ang nagsugod sa kanya nun sa hospital. At isa pa sa pinagmamalaki niya, Luz Valdez? Hindi. Baka magkamali ako. But Luz Fernandez? So anyway, isa sa mga kalagi niya kinikwento na natutunan niya dyan, ay yung naging friendship nila ni dating Manila Mayor Lito Atienza na nag-anlayo ng nila, lumaki ng lumaki ang diba? Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin sila. Correct. Yes. Manay yung balato sa tumi. Ayan na ha. Si Niyong din, pinangakuan mo, Manay. Grabe. Nanonood sa atin si Nizi. Ah, si Nizi. Diba? Para siya mag-relate dahil lagi binabati ni Mr. Fu. Diba? Padala mo na, si Nizi ha. McDonald's. Okay, ito. Ito meron si Rabia Mateo, mga makamarites. Nilinaw na na-scam pa sila at hindi itong nag-feeling entitled sa naging concert ni IU. Sila ni Jerry Gonzalez. Yeah. Kasi during, ito nga yung concert ni IU nung Saturday na kung saan may nag-post yata I think, nagsabi na ang una ko pa nga nabalitaan, sinasabi na walang ticket si Rabia at si Jerry pero nakapasok daw dun sa Philippine Arena. Gwapo so, ni Jerry na yun. May mga nag-react talaga na hello, wala kang ticket pero nakapasok. Ano to? Feeling entitled, etc. Ganon. So, tinarutangan ng ganon si Rabia. Alam niyo, kung hindi siya nagkalita, hindi naman talaga magandang tingnan. Tapos,
in-assist pa yata hanggang sa upuan, something like that. Yung pala, nagsalita si Rabia. Ang totoo, yes, may ticket niya daw sila, bumili daw siya ng ticket, sabi niya, ha? At in fact, na na-scam pa raw sila nung una, pero hindi na niya dinitalye kung paano na-scam. Na-scam, parang scalper ang dating kasi. Hindi ko sure. Oh, hindi na ibigay yung ticket. Basta sabi niya, baka maling... Oh, hindi na ibigay. Pwedeng hindi ka na ibigay. Oh. Eh, hindi na niya dinitalye. Tapos sabi niya, kung susubaybayan daw siya, ever since pag may dumating na Korean performers dito o foreign act na gusto niya, talagang pumipila daw siya para bumili ng ticket or something. Never daw silang nagpaka-feeling entitled. Nagkakasalamat lang daw siya dun sa siguro mga ushers to, dun sa venue. Na in-accommodate sila. Hinatid sila siguro kung saan man yun. Pero kung hinatid, edi ba normal naman talaga na pag may ticket ka eh. Na iniahatid may ushers or ushers. Oo, kung saan ka nakaupo. Yun. So yun, nilinaw ni Rabia. Natatawa lang ako sa medyo may kausap ako na parang, hindi ko alam, medyo Rabia daw, secret. medyo ano? Minsan daw kasi may mga paandar din. So, ewan ko kung ano yung totoo. Basta, I'll take na lang yung sinabi ni Rabia na... Oh, kasi naano mo si Rabia. Pero, totoo naman talaga mahilig magpaandar yan si Rabia. Oh, yun na. Ginanong ko na ha. Dahil may rontang 1.1. Live! Maraming thank you sa inyong lahat. You stayed. You did it with us. Anong oras na to? Eto. Ano yan? Viva Max movie ni na Mark Anthony Fernandez, Felix Roca at iba pa, tinanggal sa Prime Video UK. Oh, bakit? Balita ko pala, yan eh. May bago kasing lumabas pala daw na parang rule doon sa Prime Video sa UK na kailangan sundin. May nagreklamo yata na doon sa isang ang pelikula ng Viva Max na ang title ay Pamasahe. Literally, figuratively. Hindi ko alam kasi si Mark Anthony Furness nandun, may Felix Rojo ka. Tapos si Acosta, yung babaeng... Asi. Ang legend movie niya yun. Ito ba yun? Pamasahe, oo. May nag-complain na napanood kasi merong eksena doon na nagjujugjugan yung babae at lalaki na merong bata. Siguro siya, mag-aano siya sa ano. Habang hawak niya yung bata. Habang nandoon yung bata. So, hindi nga maganda. Nireklamo daw at ayun doon sa patakaran doon sa UK na sa Prime Video. Ay, hindi nga daw. Kasi may mga sinusunod silang mga patakaran, protocol kumbaga. So yun, ang naging ending, ayun, tinanggal. Although ang tagal na 2022 movie pa yan, ha? Eh, karapatan ng UK yun. Yeah. Karapatan ng Prime Video ng UK yun. At dahil dyan, yung mga subscribers ng Viva Max sa Philippines, biglang na-curious. Pinanood tuloy nila yan. Ikaw pinanood ba? Gusto ko lang si, Mark Anthony Fernandez ako si Facebook. So yun, may ita ako maganda yung development. Kaya ka nawawalan. Kaya si Marco, go take a shower. Pinag-shower talaga, oh. So, okay, pa mga Marites, ang pokis sa linggong Jesus mula sa Marites University! Oy, huwag kalimutan, dahu!